Gusto kong i-share sa inyo yung paggawa ng aking sariling art studio. Matagal ko na tong plano, matagal ko ng pangarap, pero ngayon nagkatotoo na siya kasi gusto ko magkaroon naman ng konting privacy. And at the same time, ay talagang ganahan ako sa aking pagdodrawing. Ito parang katas na rin ng YouTube, panoorin nyo. So ang gagawin ko ay hinati ko yung aking computer shop. Yung kalahati ang gagawin kong studio at yung kalahati naman yun yung computer and printing shop. Since hindi naman na ganun kadami yung nagpapaprint at nagko-computer, so naisip ko na why not gawin na itong art studio na matagal ko ng pangarap talaga. So ganyan, ang dumi-dumi pala niya, no? And bumili na ako ng mga tiles na gagamitin sa aking art studio para maganda naman yung flooring. And plano ko kasi na parang gawin siyang air condition. And actually medyo okay na rin, malaki-laki na rin to for me, ano, compared doon sa dati na nasa labas ako. So masyadong madaming alikabok, tapos medyo maingay. So dito mas maganda ng mag-live stream at saka hindi na rin masyadong madumi o maalikabok yung aking mga art materials. So ayan, so ang dami pa lang dapat gawin pa dito. Plano ko siguro i-repaint na lang din siya. Kapag ito gawa na, actually sobrang bilis, one day lang nagawa na yung flooring. And then ito na lang ang problema ko, no? Para hindi masyadong magastos, ako na din yung nagpintura ng mga walls. So ito gabing-gabi na, 11 o'clock na ng gabi. So andito pa rin ako, masakit na sa likod, pero sulit naman kasi alam ko, sobrang excited ako na maipatayo itong aking art studio. Alam ko lahat ng mga artist, ito yung pangarap na magkaroon, yung parang this is going to be our parang safe haven, parang ito yung ano natin sa mundo, eh. This is our own. Ito yung mundo natin na ano, dito umiikot. So masayang-masaya tayo kung meron tayong ganito na talagang atin lang privately. And at the same time, dahil nga ako ay isang YouTuber artist, mas magiging inspired akong gumawa ng mga videos, mga tutorial videos, mga drawing videos kapag meron akong ganitong maliit na art studio na air condition, tapos hindi masyadong maingay kasi plano ko magkaroon ng parang glass na partition dito sa aking art studio. Syempre, napapasalamat ako because of YouTube ay napondohan itong aking matagal ng pangarap. Pero dahil medyo nagtitipid tayo, ako na rin yung nagpintura ng mga walls. So ito, the next morning, ayan, medyo lumiliwanag na yung aking art studio. Maganda na yung pintura. Sinet up ko na yung aking mga ginagamit sa pag-video, sa pag-drawing. And yung luma kong glass na istante ay naisipan ko, instead na magpagawa ng parang lalagyan ng rack na aking mga art material, siguro yung luma na lang muna na glass na ito na istante yung gagamitin ko na paglalagyan ng aking art materials. Ito, ayan. So ngayon, unti-unti ko na siyang inaayos yung aking art materials kasi sobrang gulo ko talaga, sobrang kalat ko pagdating sa aking mga art materials nung wala pa akong place na katulad dito kung saan-saan na lang. So ang hirap maghanap. Ngayon, mapagsasama-sama ko na yung aking mga art materials, mas maging organized na. So ito yung, alam ko sa mga artist na intindihan nyo, sobrang kalat talaga natin ano, sa ating mga drawing materials. Ang daming nawawala, ang daming hindi makita. So ngayon, mapagsasama-sama ko na yung mga brands. So sama-sama siya dyan. Madali nang hanapin kung ano yung gagamitin ko sa aking mga drawings. So ito yung aking mga colored pencils, yung aking mga pen, alcohol markers. Ayan, so lahat-lahat yung mga papers ko nandun na sa ilalim. So sama-sama na siya, hindi na siya madudumihan. So habang hinihintay ko yung gumagawa ng salamin na pang division dito sa aking maliit na art studio, ay syempre nag-aayos-ayos na tayo, no? Ayan. So magkakaroon ako ng separate na video para sa aking mga art materials kung interesado kayong makita yung mga naipon ko na mga art mats over the years. So ito siya. So sobrang excited ko habang naglilinis, ano, kahit pagod, ay talagang nakaka-excite na magkaroon ng sariling place na katulad nito na magiging organized na. So kung dati sobrang kalat, ngayon kahit papano ay magiging maayos na yung aking lugar kung saan ako magdo-drawing. So masarap nang gumawa ng mga YouTube videos dahil dito. So ito, nilagay na nung gumagawa ng partition yung aking parang frame na lalagyan ng glass. So ayan siya. So unti-unti, and bukas yata nila ikakabit yung glass. Naisip ko yung parang tinted, yung hindi kakita sa loob pero nakikita sa labas yung ilalagay na parang glass dito. So ito na, dumating na yung gagawa ng aking partition. So ikabit na nila yung glass. I'm so excited and I'm so happy to see na itong aking very simple na maliit na art studio ay unti-unti na siyang nagkakabuhay. So ayan siya.
And siguro mahuhuli na lang yung aircon. Plano kong bumili ng maliit lang kasi ayoko naman sobrang gastos naman sa kuryente. So maliit na air condition. Dito na lang siguro yung sa window type na lang na maliit na aircon. Para naman kapag sobrang init ng panahon. Although, napansin ko hindi na siya ganun kainit. Ano, ito, papakita ko sa inyo yung finished product. Actually, hindi pa siya finished kasi nag-iisip ako na maka-i-design sa loob ng aking studio. Lalo kung gumawa ng artwork na malaki dun sa wall. Parang gusto ko ng lion. Parang gusto ko yung graphite and charcoal na lion na naka-frame dito sa malaking part na ito sa wall. So, ito na siya. Ito yung aking ito yung sa loob, no? Ito yung window. Balak kong lagyan ng blinds para hindi masyadong pumapasok yung liwanag, para solid yung lighting, ano? And then dito, ito yung malaking wall na to. Plano kong lagyan siya ng sobrang laking artwork ng lion head na made of graphite and charcoal kasi paborito ko ang lion, eh. Ayan, para siya yung aking spirit animal. So ito na siya, ito na yung door na automatic door. And excited na ako talaga na gamitin ito. Actually, plano ko na dito na rin matulog minsan kapag ginagabi sa live stream or may kailangan habulin for YouTube sa mga editing. Plano ko rin magkaroon ng parang sarili ko dito sa loob na laptop and parang printer and parang computer table na din. Kasi medyo maluwang pa naman siya at saka maliit na bed na natutupi na lang para ano, para anytime na gusto kong matulog na dito ay pwede na siya. So ito yung bago kong portrait, abangan nyo, charcoal pencil. So ayun siya. Meron ako separate vlog para sa aking mga art materials, so sana abangan ninyo siya. So ito siya, simple lang siya pero sobrang masaya ako na nagawa ko na siya this year. Actually, ang plano ko pa sana is next year pero ngayon umayo ng panahon sa akin. So ito yung aking maliit na haven para sa aking mga planong gawin pa para sa aking YouTube channel. So ito, shinare ko lang sa inyo. Thank you so much sa inyong mga suporta and thank you so much for watching.